maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Good afternoon! Welcome sa atin po mga suki na momshies or hindi man po momshies at sa Moms at Heart. Dito po sa ating programang siyempre, Moms at Heart. Sino man po kayo? Maari po bang wala nga kayong tunay na anak o baka iba naman at male gender, no? So wala po yan. Ang pinakamahalaga, nasa puso ang atin pong pagiging isang nanay. Ayan. So ito po yung Mami Beserios na nagpapatuloy po tayo sa ating pangalawang linggo sa usapan ng wika, pahayag ni inay. At iba't iba nga po ang ating mga pag-uusapan for this whole month of August. At sa ngayon, ang ating pong usapan ay may kinalaman sa mga wika na tumatak, no? Di lamang sa kaisipan ng isang anak, kung hindi na isabuhay pa rin po ang mga salitang ito. Wow! Influencer talaga, no? Tayong mga momshies, no? Kaya samahan niyo po kami over FEBC Radio TV, Moms at Heart na Facebook, or makinig lamang sa 702 DCAS AM 1. At ang lahat na yan dahil po sa ating pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po ay atin ang tatawagin ang ating magiging kahuntahan sa panahon na ito. Patungkol po sa mga bagay-bagay na namayapa na nga po ang kanyang nanay pero buhay na kanya pong ikukwento ang mga wika ni inay na tumatak sa kanyang kaisipan. Good afternoon, magandang hapon sa atin pong bisita. Gaya na aking nasabi kanina ay ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga bagay-bagay, mga wika ng ina na tumatak po, ano? Sa hindi lamang sa kaisipan, kung hindi sa mga bagay-bagay na may kinalaman po dito sa isi-share ng ating bisita. So, Let, meron ka bang gustong batiin na mga sinong gusto mong i-hello, hi, ganyan, meron ba? Bago hello, tayo magsimula sa kwentuhan. Opo, gusto ko lang batiin ng lahat ng listener ng Moms at Heart. Isa po kami sa mga avid listener ng Moms at Heart, especially po ng mga listener din po ng DCAS program po natin. And happy 75th anniversary po sa DCAS. And I'm blessed to have you, to be guest po dito po sa Moms at Heart. Maraming salamat po. Yes, and we would like to welcome you sa mga kwentuhan natin na may kinalaman sa mga bagay na yung bang kasi ang mga nanay, maraming mga sinasabi sa anak. At kaya nga, no, nung nagdaang Sabado, ang mga pinag-uusapan naman, dahil mga bata, ay paano uunawain naman ang wika ni rin mga bata ito. Ngayon naman, ano ba yung mga wika ni nanay na nagkaroon ng tatak, no, sa ating mga kaisipan? Pero bago yan, bigyan mo nga kami, Let, ng iyong background. Ano ba ang iyong kabisibisihan? Ano ang iyong bisibisihan? Apo. Ako po ay isang nurse na nagtatrabaho po sa Mayquayan Doctor's Hospital. Ako po ay isang operating room nurse, pero po ngayon po ako po ay isang nurse supervisor na. Pero po from time to time, nag-scrub pa rin po ako, nag-assist sa operation sa mga doctors. Especially po ngayon, alam naman po natin na kahit sa hospital, kulang ng nurses. So, we are working nurse supervisors po. Hindi lang kami nagsusupervise at the same time, nag-duty po kami sa mga respective areas po namin. Yun po. And ito rin po, recently, nag-enroll po uli ako sa aking masteral para po matapos ko na po ang aking MA thesis writing na po. Yun po ang aking mga kabisibisihan ngayong mga panahon. Mga bisibisihan. Yan, ako. So ikaw ay nag-aaral, tapos nagtatrabaho pa rin at the same time. Yes, at kanina, off the air, ay nakwento-kwento mo nga rin na kaya hindi ka talaga biological mommy, no? Dahil sa may nangyari sa iyo na kung anong kalagayan, no? Physically, no? At I think naging guest ka dati
kayong magnanay, no? Noong wala pa tayong pandemic. But during the pandemic season, parang tinawag ni Lord yata si nanay mo? Yes po. Opo. Ah, okay. Yung nag-guest kayo sa Masayang Tahanan. Oy, hello. Kaya Opo. aking kumaring Maloy. Ayan, no? Tapos ngayon, ikaw naman dito para i-share, no, na sa kabila ng wala na si nanay, pero yung mga katuruan ni nanay ay hindi nakakalimutan. Ayan. So mga mamsis, dito po sa ating programa na humuhubog sa ating mga pusong ina ay dito po ay makikita natin ang isang patotoo na kala natin minsan ganun lang yung sinasabi natin. Pero ngayon si Let ay magbabahagi ng kanyang mga kwento-kwento na yun, na mayapa na ang kanyang nanay, tinawag na ni Lord, pero aba, alerto at aktibo pa rin po ang mga wika ni inay sa kanyang buhay, di ba, no? At para po madali natin na matandaan, ano, ang atin pong kwentuhan ay iikot sa apat na letter P. Ayan, letter P ang atin pag-uusapan, mga wika. Dahil for this month of August ay wika, pahayag ni inay. Oh, ang ganda. Wika, pahayag ni inay. So ikaw naman, sa mga pagpapahayag ni inay, alin doon sa mga wika na yon ang hindi mabubura ng kahit anong mga dinaanan na ng buhay at ngayon ay daraanan mo sa iyong buhay, okay? At mukhang itong unang-una na iyong sasabihin ay may kinalaman dyan sa iyong mga isasaganap sa buhay mo ngayon, ano? Dahil ito pong una na letter P ay tumutukoy po doon sa salitang potential, okay? Ang potential, di ba, no? Let, ibig sabihin, nasa iyo. Within, no? Nasa iyong kakayahan, nasa sarili mo. Ano ba sa Tagalog ang potential? Potential. Di ba? Parang naaalala ko dito yung isang buto. Di ba? Potent. Pag tinanim mo, mamumukadkad. Okay. So, potential. Ano ba yung naitanim na wika sa'yo ni nanay patungkol dito sa letter P na potential na unang-una? Gusto ko lang pong brief background din po. Ang mami ko po isang school teacher. Siya po ay teacher for 34 years sa public school. And after po ng retirement niya, 60 years old, right away po, that year din, naging principal naman po ang mami sa private school, sa isang school sa Quezon City. So bilang isa po siyang teacher, innate sa kanya ang magturo ng maayos, lalo na po sa aming mga anak niya. Ang isa pong lagi niyang binigyan ng emphasis sa amin ay magkaroon ng good education. Hindi po kami mayamang pamilya, pero ang priority po ng aming mga parents ay makapag-aral po kami ng maayos. Tatlo po kami magkakapatid. And sabi po ng mami na walang hadlang sa pag-aaral hanggat gusto mo. Yung willingness nandun po. Kasi kahit meron tayong source ng funds, pang-aral, pero kung sa sarili mo hindi mo gustong matuto, wala po tayong magagawa doon. Pero ang sabi ng mami ko, inilagay niya, instill niya sa puso namin magkakapatid na ang education ay ito yung maipamamana nila sa amin, na walang sino mang makakanakaw. And in the end, aanihin namin yung whatever na diligence, yung pagtsatsaga, yung kahit mahirap, nagtutuloy para din po sa kabutihan namin. And true enough, nito pong mga tumanda na kami magkakapatid, lahat po kami may pamilya na. Tamang-tama po na worth it na pagtiyagaan, mag-aral mabuti, gawin ang best para makapag-aral. Dahil ngayon, meron po kami maayos na trabaho. At ito po talaga yung pamana ng mga magulang, lalo ng mami, na kahit sino po hindi nakaw sa amin. Kaya po, we thank God na meron kaming magulang na binigyan ng halaga ang pag-aaral po namin magkakapatid. Kahit po nahihirapan sila. So, yun yes, po. Oo. At tinukoy natin yung salitang potential dahil sa pamamagitan ng pag-aaral ay bibigyan natin ng diino ang pagpapayaman dun sa ating sariling kakayahan, gaya ng ating kaisipan, gaya ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na
talento, di ba? At bigyan ko lamang ng medyo, alam mo, medyo pagpapalawak, no? Ang pag-aaral po, mga mamsis, ay hindi lamang po yung tinatawag nating nasa isang formal na pag-aaral. Kasi marami naman din po tayo mga pamamaraan ng pag-aaral, no? Na hindi po ang kaisipan ay academics, no? Kasi di ba, parang hindi para ka maging isang professional. Kung hindi, ang mahalaga po, ano ba yung potential na ibinigay ng Panginoon? Paano mo ito pagyayamanin? Ano ba yung talento mo na ibinigay ng Panginoon? Paano mo ito magagamit, no? Nang hindi yung parang kakalawangin na lamang sa'yo, di ba? Hindi mo siya pagsisikapan, di ba? So, mga mamsis, ang atin pong encouragement ay hindi lamang po sa isang academic, no, na potential. Kasi hindi naman lahat ay ginawa sa pagiging professional, di ba? Ika nga, yung makatapos ka para ka magkaroon ng board exam pa, di ba? May mga gano'n, ano? E kung halimbawa, ang iyong potential ay magkakalikot ng kung ano-ano yung bagay, di ba? No? Kagaya, meron akong taong naaalala na ito yata ang taong ito, pinanganak na mayroong tornilyo sa bibig. Kasi gustong-gusto niya talaga yung mga kinakalikot na kung ano-ano, okay lang sa kanya, magkaroon siya ng dungis, langis, mga sa mukha niya, ganyan. So yun, nagme-mekaniko siya, di ba? Nag-aral siya ng pagka-mekaniko, di ba? So yun yung ibig natin pong sabihin, mga momshies. Kung nasaan po yung tuon ng ating mga anak, no? Alam mo, let, kaya ako to sinabi kasi ito, kadadaan lang nagdaang mga graduation season, ano, nung last June and July, yung iba naman, May ang aga, no? Parang nakatuon lahat sa academics, di ba, no? Parang kapag ka wala kang best in academics, ano, best in math, no, 'di ba? Parang ay anak, ano ba, 'di ba, no? Pero 'yun po, ano, mga mamsis, ang Panginoon po ay nagsabog ng kung ano-anong mga bagay, 'di ba? So kung ano po 'yung naibigay sa ating anak, halimbawa, ang kagalingan naman niya ay sa sports, 'di ba? O dito siya magpakahusay sa sports, di ba? Meron siyang kakaibang lakas, no? Kung ang kanya namang hilig ay mga kumanta, di ba? Yung mga ganyan, di ba? O doon siya magpunta, doon sa tinatawag natin mga kahiligan na yan. And ngayon po mga mamsis, no, nais ko rin pong sabihin, marami din po tayong mga paaralan na tumutugon po dito sa mga ganitong klaseng kakayahan, no? Let, naalala ko lang, yung isang kasama natin dito, si Mami Lay, no? Yan. So, mga kung sumusubaybay po kayo dito sa ating moms at heart, si Mami Lay, ang kanyang anak, ang tinapos ay mga pag-design-design ng mga fashion niya. Di ba, no? So, hindi ito yung parang sa kaisipan. Pero hindi kaya ng iba yun, di ba? Yun ang fashion niya. So, ngayon, meron na po siyang sariling mga ginagawa, no? Nagpapackage na siya ng mga parang kung ano-anong design ng mga bagay-bagay na. Parang iba nga ang bayad sa mga ganon, di ba? Kasi ibang creation yon. So mga mamsis, ang mahalaga po, gaya ng sinatineshare ni Let. So, naalala ko lang, no? Nung bang ginagawa ito ng inyong nanay, syempre guro siya. Nakabantay ba lagi? Parang, naalala ko po before, pag pupapasok kaming magkakapatid, sama-sama po kami kasabay namin ng mami kasi po same school din po kami nag-aral. And pag-uwi po, ganun po uli, sama-sama po kami lahat. At during po nung time na yon na tatlo kami nag-aaral, ang mami ko po, meron kami isang long table na lahat po kami tatlo magkakapatid sabay-sabay gumagawa ng assignment while yung mami namin gumagawa naman ng lesson plan. Ang mangyayari po noon, kung meron kaming hindi alam, tatanungin po namin siya, tapos po napakatsaga niyang magturo sa aming tatlo. Yung pong assignment namin, ganyan. Tapos, iche-check niya po kung ano po yung napag-aralan namin. Pero po, hindi siya yung mami na mahigpit na, halimbawa kung time na yon parang ayaw mo munang gumawa. Hindi siya yung parang pipilitin ka na kailangan gawin mo yung ganyan. Inaanyon niya rin po yung pace namin kung ano yung convenience sa aming tatlo. Kaya po, mas naganahan kami mag-aral kasi hindi yung tulad nung ibang nag-aaral ka out of natatakot ka kasi baka magalit, ganun. Kundi, nag-aaral ka kasi nakikita mo rin siya na nag-aaral din siya. So, she live by example. Kasi po, nakita ko kung siguro hindi ganun na nakikita namin lagi siya nagsusulat. Siguro po, tinatama din kami, ganun. Pero po, ang mami ko,
pag oras, nakakain na kaming lahat, oras na ng aral, siya rin po, sinasabayan niya kami nagle-lesson plan, nagbabasa, ganun po. Yan, at dahil ang profesyon na iyong nanay ay guru, ito po yung profesyon na parang walang katapusang mag-aral. Walang katapusang mag-aral, di ba? At yung lesson plan na yan ay talagang kahit na 10 taon mo nang tinuturo yung subject na yung gagawa ka pa rin dapat ng bago at bago na plano sa pagtuturo sa atin pong mga bata. Well, mga nanay, no, gusto ko lamang bigyan ng parang sabihin nating summary, no, yung potential na ito, no. Ang mahalaga po dito, gaya ng sinabi ni Lep, ay yung subaybay. Una, ino-observe kayo ng magulang ng nanay, di ba? Tapos bago, hindi lang yung parang mag-aral ka. Oh, gawin mo to. Kailangan, di ba? Nandoon po tayo, mga nanay. Kaya, ang maganda po ay mag-aral tayo kasama ng bata. Di ba, no? Yung mga ganyan. Mag-aral tayo kasama ng bata. At yun nga po, ipakita natin sa ating mga anak na yes, nag-aaral tayo. Wala pong huli sa pag-aaral, no? Yung isang naging guest ko rito, ako tuwa-tuwa, parang 70 plus years old, nag-aaral siya ng Hebrew. Nag-aaral siya ng Hebrew, no? So, kung ano po yung passion natin, ano? Kasi mga nanay, minsan po meron tayong naisa-isang tabi na mga naisin sa buhay, no? Na inilagay ng Panginoon yung potential na yan. Eh, baka panahon na po nahugutin natin ngayon. Yan, di ba, no? Tama, ano? Okay, so, pangalawang letter P. Dahil iyong nailabas ang iyong potential, napagyaman mo ang potential mo, eh paano naman ang parang pagpapahayag nito? Yung second letter P natin ay performance, okay? So, ano naman ang naitatak ni wika ng iyong nanay sa performance? Yan. Kasi po ang mami ko, bilang isang mami, na-observe ko po sa kanya bilang isang teacher, hindi po siya nagtatrabaho nung parang mediocre lang, yung parang basta matapos lang, ganyan. Oo, hindi siya ganyan. So, ang lagi niya po sa amin sinasabi, when you do something, see to it that you do it the best you can. Mm. Yung pinaka-best mo na ang gawin mo, kasi gagawin mo naman din. Yun ang sabi ng mami. Kaya po, halimbawa, project. For example, isang project. Nung naalala ko, grade 3 ako, tapos parang nagdo-drawing. Eh, feeling ko po, maganda naman na yung ginawa ko. Pero sabi ng mami ko, alam mo, Let, sa tingin ko, may ma-improve pa yan. Medyo dagdagan mo ng ganito. Nag-suggest po siya. Tapos, noon ko naisip na, kung iba-iba siguro, pwede na to. Pero sa mami ko, parang nakita pa niya na mas may gaganda pa yan. So, true enough, nung pong sinubmit ko, natuwa yung teacher kasi hindi niya in-expect na meron pa. Pinapadrawing niya lang puno eh. Pero ako meron pang parang dagat. Tapos parang sinabi ng mami ko, lagyan mo na parang meron pang maliit na bahay. Yung ganun, talaga pong ano, parang view na siya. So, yun yung naisip ko na ang mami hindi lang siya nagtatrabaho ng magawa lang, kundi yung pinaka-best niya po ang ginagawa niya. Yan. Okay, dalawang bagay ang nais kong medyo pagdugtungin dyan sa yung kwento, at ito ay kaalaman para sa ating mga mamshis, no? Una, nung sinasabi ng nanay mo yan, ano ang dating sa'yo? Ano ang dating sa'yo? Okay? Tapos, pangalawa, noong sinasabi yan ni nanay, ano yung tono niya nung sinasabi niya ito? Ano yun? Para makatulong tayo sa ating mga nanay. Kasi may kinalaman yun eh. Ano yung dating sa'yo? At paano sinabi ito ni nanay? Opo. Kasi po, pag po naikwento ko po na pag po gumagawa kami ng assignment, isang diretso ko po kami, isang table. So, pag po gumagawa rin kami ng mga project, ganyan, ganun din po. So, feeling ko kasi tapos na. So, ipinapacheck ko, may okay na ba to? Tapos, ang tone ng salita niya, ganito po kasi siya magsalita eh. Let, maganda naman. Pero, parang ano kaya kung lagyan po ng ganito? Nagsasuggest po. Hindi siya yung parang pautos na hindi maganda, gawin mo ganito. Kundi, binibigyan ka pa rin ng choice.
Maganda naman ang let, pero what if lagyan mo kaya ng ganito? Tapos parang ganito, ganyan. So ako po, ang dating sa akin noon, hindi ako na-offend. Kundi, naisip ko na gusto ng mami ko, siguro maganda yung gagawin ko. So sinunod ko po. Ganon. So yun lang po yung parang lesson din na lalo po sa mga nakikinig ngayon ng mga anak na if ever may sinasadya sa mga parents, wag po nating i-take to negatively, kundi lagi nating isipin na ang ginagawa nila para po sa kabutihan natin, for our best. So yun, yes. Po, sumunod ako, hindi naman ako nagmarakulyo or nainis, kundi inisip ko, opo, inisip ko na, ah, tama siguro, baka kulang, ganun. So yun lang po. At isa pa, no? So, nandun yung tono, tapos bilang anak ay willing ka, no? So, ang siguro, ito, isa ko naisip na mahalaga din. At kapag sinusunod mo siya, nakikita mo ang epekto nito sa performance mo sa guro mo mismo. Diba? Kasi yes, napupuri ang gawa mo, nagkakaroon ng magandang sinasabi ang guro, diba? At mataas yung grade, diba? Parang ganyan, ano? So, mga mamsis, ito po yung tinatawag natin na mahalaga na maintindihan ng ating mga anak na yung ipinapagawa natin ay hindi ito pabigat. No? Kasi minsan yung mga ibang bata, kaya ayaw nila ang tingin pabigat. Pabigat, parang, ano ba, gusto ko nang gawin ito? At karamihan nga ngayon ng mga bata kasi ang daming mga gustong gawin, di ba? Dahil maglalaro ng kung ano-ano, di ba? No? Parang, ano eh, ang daming distraction. So, dapat maintindihan gaya ng nangyari sa iyo. Pangalawa, yung validation ng ibang tao. Hindi lang kayong mag-ina. No? Tayo po mga mamsis ay hindi lang basta-basta papasok sa kung ano-anong bagay. We need to count the cost. And ito po, na count the cost ay hindi lamang yung mga magkano ba, bills, coins, whatever. Yun pong priceless cost, which is of course yung ating time, yung ating pong alaga at alalay. Okay? So kami po ni Leta ay bumabalik para po ating himay-himayin pa yung mga bagay-bagay na wika ni Inay na tumatak sa kanyang kaisipan. At sabi ko po, four letter P's ang ating pag-uusapan. Nakadalawa na po tayo kanina. For our late tuners or viewers, yung una po natin ay the potential, no? Bilang yung nanay, no? Mga nanay, tayo po dapat nag-expat ng potential ng ating mga anak. At yun po yung isang tumatak sa kanyang isip. And then second, yung pong performance. Anong klaseng performance ang kanyang ibibigay, ano? At dito nga po ay maganda na ipinakita niya kung paano ang isang nanay ay gumabay, no? Kasi po, mga bata talagang kailangan po nilang gabayan. At pinakita rin niya na si nanay ay hindi lang basta gumagabay. Meron siyang pamamaraan ng pagsasalita. Ayan. At pinakamahalaga yung sabi ko kanina, napatunayan ang epekto nung sumunod sa nanay si Let na una puri ng guro. O, di ba? Ngayon, ito, medyo ito yung kakaibaan o dahil sa ating mga kabataan na merong me and me and me. The entitlement culture. Di ba, no? Kasi yung next na letter P po natin has something to do with public response. Ayan, public response or being sensitive to the needs of others, no? So, paano mo ba yan na nakita na isinasagawa ng nanay mo at tumatak ang kanyang wika sa iyo? Opo. Ito po, lagi ko po itong ikinikwento with cheerful heart. Natutuwa ako kasi buti ito yung pagkakakilala ng mga tao sa mami ko kasi po giver siya. Ang lagi niya sa amin sinasabi, maging mapagbigay sa kapwa. And if you give, give it generously. Huwag lang yung pwede na yan at konti ganyan. Alam niyo po ang mami ko isang example. Every Saturday po yan kasi wala kaming lahat pasok noon. Mga nag-aaral pa po kami. Yun yung time na nagluluto siya ng marami. Halimbawa, luluto ng tatlong putahe para sa mga susunod na araw pag may pasok kami, meron kaming pambaon, ganyan. Minsan adobo, minsan kung ano-anong niluluto niya. Pero po, hindi yun niluto na madami para sa amin lang. Kundi, niluluto yun, bibigyan yung si
si Ate Nildang naglalaba, bibigyan niya yan ng ulam. Kumain na sa amin, may take out pa yan. So yung mga kapitbahay namin na mapupunta, Chalete, anong ulam dyan? Bibigyan niya ng mami ko, tapos po yung mga pinsan ko pa nakapalibot. So yun yung laging naaalala ng mga kapitbahay na nung nandiyan pa si Aling Leti, lahat ang sarap-sarap na niluluto niyang laing. Yung po, alam nila na pag nagluto ang mami ko, hindi lang yung para sa amin. So yun po yung tumatak sa amin tatlong magkakapatid. And alam niyo po, kasi po maikwento ko lang po, tatlo po kami magkakapatid, puro po kami babae. Yung pong ate ko, nasa Australia na po yun. Doon na po siya, citizen na po. Tapos ako po nandito, yung pong bunso kong kapatid nasa Rome. So tatlo po kami magkakapatid, iba-ibang lupalo. Isang like Australia, Asia, and Europe. So ganun po. Tapos po, yan po mga kapatid ko na yan, pati po ako, yung po yung minana namin sa mami. Na kami po, okay lang po, lagi po kaming nagbibigay. Halimbawa kung pinsa namin, nag-message, may sakit. Kung kaya rin naman pong tulungan, talaga pong tinutulungan, lalo po yung ate namin sa Australia. Tuwi po kasing Christmas, ang mami ko po, meron po yung October pa lang or November, namimili na po yan, iniipon niya na yung mga ipanggigift niya. Kasi po tuwing Pasko, alam na po yun ng mga taga Looban. Isa po kasi kaming compound, Fernando's compound. Alam na po yan na meron sila, kada pamilya meron niyang spaghetti, pop, ganyan po. Iniipon niya ng mami unti-unti. So nito pong naka year 2020 kasi po pandemic, yun yung December 6 na wala ang mami ko. So nalulungkot po ang lahat na mamimiss ang mami, ganyan. Especially, syempre po, hindi naman well off yung mga tao. Mamimiss namin Chaletti kasi yung mga ganitong panahon, December, bibigyan kami ng mga pack, ganyan. So, and nung pong time na yun, umuwi ang ate ko kasi nung ilidibing ang mami. So, alam niyo po sinadjust ng ate Manit, let May, ituloy pa rin natin yung ginagawa ng mami. So, kahit po wala ang mami ko, nilibing namin ng December 15. Nung pong December 20, before umalis ang mga ate ko, nagpamigay po kami early Christmas para sa mga buong ano. Ang nilagay po namin dun sa card, Merry Christmas in remembrance of Chaletti. Love, Manette, Letlet, in May. So yun po, na wala na ang parents namin, pero we see to it na ginagawa pa rin po namin yung pagbibigay. Kasi po ang laging nasa heart namin, pag ginagawa namin to, nakikita kami ng mami sa langit. Natutuwa siya na yung mga anak ko, maayos ko na palaki. Na yung mabuting ginagawa ko, itinutuloy nila. So yun po, tuwi kung may gagawin akong bagay, ang lagi ko naiisip, alam ko matutuwa mami sa ginagawa kong ito. Kaya po, hindi lang nung buhay siya in-honor namin, kundi lalo ngayon na wala na po siya, gusto namin na makita pa rin ng mga tao at mag-glorify si God dun sa buhay namin na itunuro po ng mga parents namin. Yun po. Katuwa naman, ano, hindi lang basta tumatak sa inyong alaala kung hindi isinagawa, di ba? Kasi pwedeng naalala lang, no? Pwedeng, si mami ganito, o laging ganito, ganyan. Pero ang nakakatuwa dito, kayong magkakapatid, ay isinagawa ninyo yung bagay na ito na binibilin lagi ng inyong nanay, ano? Lalo na, no, nung pandemic, para ang daming nangangailangan, di ba, no? Tapos mga kababayan natin na kung ano-ano ang kanilang sinapit, ano? Ma-share ko lang po, alam nyo po, na tuwang-tuwa ako sa mami nung time po kasi ng pandemic. Meron na po siyang sakit noon eh. June nagkasakit po siya eh. Pero alam nyo po, mga July, meron pa rin siyang ipinadalang mga tray-tray na itlog doon sa Looban, tapos tigli limang kilong bigas. Tapos yung mga tao na tigpa 500 pesos pa kada family. Na noon pong time na yan, parang nakapagtanong ako noon eh. Sabi ko, May, ba't kailangan niyo yung gawin? Eh, in need na rin naman tayo dahil ang dami nating gamot na binibili, ganyan. Pero po alam niyo, mami ko,
Ngumiti lang, pero ano na siya nun, parang humihina na siya. Pero sabi niya, ano, mahina na rin yung boss. Pero let, sabi niya, kailangan yun ng mga pinsan mo. Kailangan mo yun, sabi niya. Tapos, alam niyo po nitong nawala na siya. Pag naalala ko, naiyak ako. Sabi ko, hanggang sa huling pagkakataon, talagang glorify ng mami si Lord. Kasi ang ginawa niya, treasures in heaven yun eh. Na yun yung naaalala sa iyo ng tao na kahit may sakit ka na, selfless ka pa rin. Hindi mo inisip na hindi mo na ako magbibigay. Although alam ko maintindihan ng mga tao yung kasi may sakit na si Chaletti, okay lang na hindi tayo bigyan. Pero may list eh, may listahan na ito bigay mo kay ganon, tigka kalahating tray na itlog, meron pa nga pong mga ano, tigi isang kilong karning pang sigang. Kakatuwa nga po, meron pang sahog. Sabi ko, grabe talaga ang mami magbigay na. Yun nga po yung sinasabi ko, nagbibigay siya generously. Hindi lang kung iba yung pwede na tigo 100, kayo na bahala. Pero po siya, baboy na may pansahog, may bigas. Yung parang magluluto ka na lang na itawid mo na yung isang buong maghapon. Ganun po siya. So, nito pong nawala siya, naisip ko, sobrang laki na ng points niya sa heaven kasi lahat ng ginawa niya treasures in heaven na hindi nawala ng halaga yung mga pagpapalang pinagkaloob niya kasi po sineshare niya lagi sa iba. So yun po, ang prayer ko, sana po lagi rin kaming ganong magkakapatid na kasi haba ka nagbibigay, lalo ka ipibless ni Lord. Yung po yung inilagay ng mami sa heart namin. And true enough, hanggang sa tumanda siya, nawala siya, nakikita ko po yung pagpapala ng Panginoon, hindi siya nagkulang kahit saang bagay. Yan, ano, meron nga tayong sabi na kapag tayo ay nagbigay sa nangangailangan, ay ang Panginoon ang magbabalik sa atin, di ba? Kasi parang nagpautang tayo sa Panginoon. Ayan. So bago po tayo pumunta, no, napaka-touching naman nun, ano, may sakit na, nagbibigay pa, no, samantalang yung iba na may sakit, eh, kailangan ng hihingi. Kasi, oy, may sakit ako, dapat bibigyan. Pero ito baliktad talaga namang malalim, no? Ang kanyang nabanggit patungkol doon sa tumatak na being public sensitivity or generosity. Ayan. Bago tayo tumungo dun sa ating panghuling letter P, ay tawagin natin si Mami Weng Del Rosario para sa dagdag pampatibok sa ating pong mga pusong ina, ang heartbeat portion. Maganda at pinagpalang hapon pumuli sa ating lahat. Sa edad kong ito, tandang-tanda ko pa ang mga wika ni nanay, kagaya ng isang bayabas, kasya sa pitong magkakapatid. Yan po ang kanyang sinasabi kapag maghahati-hati ng kokonting pagkain para sa aming pitong magkakapatid. At ang madalas namang wika ni tatay, huwag gawing bato ang pera. Ibig po niyang sabihin, huwag magsugal. At ang lagi nilang bilin, dapat mapagkakatiwalaan ka. Kayo po mga mamsis, may baon-baon ka din bang magagandang wika ng inyong mga magulang na maaari niyong ipasa hanggang sa inyong kaapu-apuhan? Sa aking obserbasyon at naging karanasan ay napatunayan ko ang kapangyarihan ng salita. Maaari itong makapagpalakas at maaari din itong makapagpabagsak. Sinasabi po sa Santiago Kabanata 3, Talatang 10, sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Kaya pag-isipan po muna nating mabuti ang mga salitang ating bibigkasin. Atin pong tandaan na tayo pong mga magulang ang pinakamahalagang tao na paniniwalaan ng ating mga anak. At kung marinig sa atin ang mga kapintasan, tiyak na malaki po ang negative impact nito sa kanila. At kung maringga naman tayo ng mga inspiring words, tiyak po na magdudulot ito ng mataas na kumpiyansa sa kanilang sarili. Subalit, may hihigit pa dito ang confidence na nagmumula sa salita at sa koneksyon nila sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit." Matthew 19:14. Ang wikang ito ng Panginoong Jesus ay mensahe din po sa ating mga magulang.
tumatak nawa sa puso't isipan ng ating mga anak ang magandang salitang narinig mula sa atin. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming maraming salamat sa iyo, Mami Weng. At tunay naman po na ang ating mga pusong ina ay nahuhubog at ito, pinapatibok pa. Ang lahat ng yan dito po sa ating programang Moms at Heart. Final na po tayo sa ating pong portion ng usapan ng wika pahayag ni Inay. At ngayon po ay tinutuon na natin ano bang mga wika ni Inay ang tumatak, no, sa kaisipan ng isang anak na sabi nga off the air ay nakita niya hanggang to the end ang kanyang nanay, no? And siya isang nurse, no? Parang sulit na sulit ang iyong nursing profession dito sa pag-aalaga sa iyong nanay, ano. Okay, so the last letter P po at pagpukwentuhin natin siya ay meron pong kinalaman sa praise the Lord. Praises and worship to the Lord. So ano ba yung tumatak sa'yo dyan? Yung po kasing kami po magkakapatid din, lumaki po kami na sanay kaming dinadala ng mami namin sa church. Laki po kami lahat sa Sunday school. Mga DBCS yan. So okay po kami magkakapatid dyan. Tapos lagi po sinasabi ng mami na ang sikreto sa buhay na maging mapayapang buhay, buhay na masagana, ay buhay na may takot sa Panginoon. Fear of the Lord. Yan ang laging sinasabi ng mami. Kasi sabi niya, alam nyo, pag ang faith nyo nasa Panginoon, you will never go wrong. Kahit anong, saan kayo mapunta, kahit sino makaharap nyo, hindi kayo mapapasama. Kasi lagi mong may isip, pag ba ginawa ko to, mag-glorify ba ang Panginoon? Laging ganon. So, yun po yung natatak sa isip ko na, alam, kaya po nun nga may sakit siya eh. Nakikita ko po na, yun nga po yung pinag-usapan po natin everyday, parang nagde-deteriorate. Halimbawa ngayon, nakakalakad, bukas pag-gising namin, parang mahina siya, ganyan. Pero po, never ko siya nakita, nag-question, ganyan. Lagi niya lang sinasabi na, alam ni Lord yung nangyayari sa akin, let. Kung will ni God na ito na yung way para kunin niya ako, ay nako, bahala ang sa akin ng Panginoon kasi ano pa ba naman ang hihilingin ko, okay na kayong tatlo, sabi niya. Tapos po, noon din pong time na yon, alam niyo po de, nagkasakit po siya, tapos kinuha nga siya ng Panginoon. Yung pong naglilinis na kami ng mga gamit ng mami, talagang teacher pa rin siya kasi po nag-iwan siya ng letter para po sa aming tatlo, nakaipit po dun sa Bible niya. Ang nakalagay po dun sa letter, pinicturean ko po kasi dito sa cellphone ko. Ang nakalagay po dito, dali po. Gusto ko lang pong i-share sa lahat. Ang nilagay po ng mami dun sa letter niya, for the three of you, sabi po niya, ito po. Nakuha ko po yung letter December 23. After po namin magpamigay ng mga gift dun sa looban namin, naglinis po kami kasi paalis na yung mga sister ko ng after New Year. So, general cleaning ng bahay. Ang nakakita po nito yung bunso kong kapatid. Tapos iyak siya ng iyak, tumatawag sa akin. Sabi niya, ate, merong letter ang mami sa atin. Sabi niya ganun. Yung po pagkakasulat hanggang ngayon po tinatabi ko, nasa yellow paper na parang scratch. Tapos yung pagkakasulat, hindi na ganun kaganda yung sulat kasi siguro nangangatog yung kamay. Pero po, napaka-clear pa rin ang message niya. Ang sabi po niya dun sa letter niya, sabi niya ganun, to all of you, for the three of you, Manette, Letlet, and May, thank you so much for your generosity. I can feel your love and support as I grow older, especially Letlet, my frontliner. Thanks to our God Almighty for giving you a bright future and a good health. God bless you all. Yun po yung letter ng mami. Alam niyo po, sobrang yung heart ko talagang nabagbag kasi sa bilang isang anak, talaga namang role mong alagaan ng magulang mo eh. Kahit walang sakit, talagang kailangan kong gawin yon kasi mami ko siya eh. Tsaka alam ko na binigay ni Lord na siya maging mami namin. And role mo yon bilang isang Kristiyano na mahalin ang magulang. So,
Yun po wala sa akin, pero yung maisulat pa niya na thank you especially let my frontliner, na ina-appreciate niya. Yun nga din po na tuwi ko siyang pupunasan, halimbawa na dumililinisan, papaliguan. Laging sinasabi, let thank you sa'yo ha. Laging ganon eh. Hindi naman niya kailangan mag-thank you sa akin kasi yun na nga yung way ko eh. Sabi ko, may alam niyo ba, sa buong career ko ng pag-nurse, ito yung pinaka-best na nagawa ko kasi inalagaan ko kayo, tas kinisan ko siya, tas thank you talaga, let ganyan. So yun po, yun yung bagay na hindi ko makakalimutan na laging sinasabi ng mami, matakot kayo sa Panginoon. Lahat ng gagawin nyo, lagi nyo ikonsulta sa Lord. Kasi you will never go wrong pag hiningi mo yung presence ni God. Yun po, kaya hanggang ngayon wala na sila ng daddy ko. Yun pa rin yung kumbaga ang rule ko sa sarili ko. Pag meron akong gagawin, pag magagawin ko to, mag-glorify ang Lord. O hindi maganda tong gagawin ko, hindi ko gagawin. Kasi alam kong hindi matutuwa ang Panginoon. Yun lagi lang. Napaka-liit na word, pero pag ginawa natin, talagang lagi tayong mapupunta sa presence ng Panginoon. Hindi tayong malalayo sa way na gusto ng God sa atin. Yun po yung lagi sinasabi ng mami. So, napakaraming mare-remember kung sinasabi niya, pero po, laging tungkol sa Panginoon po bumabagsak. Kasi yun ang gusto ng mami sa amin, na maging maayos po ang buhay namin, magkakapatid. Very touching naman ang iyong mga senior na yan, ano? At ang isa po na anak ay tunay na naglingkod, no? Kasi minsan, no, may mga anak na parang sayang, sana ginawa ko ito, sana, sana. Pero sa'yo, kitang-kita ko, wala kang ganun. Kasi naibuhos mo lahat. Gaya nung letter P natin, you have given your best, di ba? You have given your best at dahil binigay mo yung best, wala kang reservation, okay? So, magbibigay tayo ng isang pagtatapos sa panalangin at ganoon din naman mga prayer tips, no? Mula sa tandem ng ating praying moms at heart all the way from Cavite, si Pastora Tony Quarte at si Mamsi Virgie Martinez. Magandang araw po. Narito po ang aking tips para tayo magkaroon ng fruitful prayer life. Unang-una po, abide in Jesus. Sabi nga po sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you want and it will be done for you. Let us make sure na sa ating pananalangin, tayo po ay connected sa ating Panginoong Jesus. Kasi siya po ang source ng lahat ng bagay. And if we are connected to Him, sigurado po ang ating mga panalangin ay magiging mabunga. Pangalawa po, let us boldly approach the throne of grace. Hebrews 4:16 says, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Pag sinabi po natin boldly, it means to say that you know you belong. And when you know you belong, you are confident that God's grace will strengthen and transform you to have a fruitful prayer life. Well, number three, communicate to God by knowing what the Bible says. We must first know the will of God before we present to Him our prayers and petitions. Kasi po, kung hindi po ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga hinihiling, sigurado pong hindi ito magbubunga. So, mahalaga po na alamin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos patungo sa kalooban niya. At pang-apat at panghuli po, let us desire and delight to do the will of God. Sabi nga po sa Psalm chapter 40 verse 8, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. So, pagkatapos po natin maitaas sa Panginoon ang ating mga panalangin at gawin po natin ang kalooban niya at magkaroon po tayo ng kagalakan habang ginagawa po natin ang nais ng Diyos na gawin natin. So, uling pong Panginoon sa magandang araw na to, ito po aking mga may babahagi sa inyong tips para sa ating mabungang pananalangin. Maraming salamat po. God bless you! Tayo pong lahat ay dumako sa diwa ng pananalangin.
Dakilang Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kaputihan at katapatan. Tulad nga po ng nabanggit sa isang awit, O Diyos, kay buti mo, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Tunay nga po, O Diyos, na nababatid mo ang lahat sa amin. Walang bagay na nalilihim sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok na aming kinaharap sa bawat panahon ng buhay, ikaw ay aming Ama na nagmamahal sa amin. Salamat sa iyong mga salita na siya nagbibigay lakas, kagalakan at gabay sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po sa iyong kapayapaan na iyong binibigay sa bawat hamon at pagsubok ng buhay. Kailanman ay di ka po nagkulang. Patuloy namin nilalagak sa iyong kamay ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat sa iyo ay laging may katugunan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Pastor Tony Barte, at ganun din naman kay Ma'am C.G. Martinez sa kanyang mga pahatid balita sa atin sa panalangin at sa pagtatapos sa panalangin. Pero, okay, babalik ko sa aking bisita, si Let, no? Ano ba yung nais mong iwanan sa ating mga viewers or listeners? Something to always remember. Diyan sa ating apat na mga bagay na tumatak sa'yo mula sa wika ni Nanay, no? At nauna nga nating sinabi kanina yung potential, yung performance mo, naapektuhan, at ganun din naman yung public response or public responsibility. At ang pinakahuli natin ay yung how we praise the Lord because we fear the Lord. Ayan. Okay, so final word. Final word ko po. Lagi po akong nagpapasalamat sa Panginoon. Yung po sa Philippians 1:3, I always thank God in every remembrance of you. Tuwi ko kasing maalala ang mami, hindi pwedeng hindi ako makapagpasalamat sa Panginoon na we are blessed, kami tatlo magkakapatid, to have parents like mami at daddy ko. Na sa kabila ng magulong mundo, sa kabila ng minsan may kasalatan, kasi nung maliliit kami, hindi naman ganun ka kayaman, teacher po ang mami, maliit lang ang sweldo. Pero pag na-remember ko kahit mga minor things na pinagagawa niya sa mga tinuro niya sa amin, I always thank God. So yun po ang maiiwan ko po sa inyo. I pray na ang bawat nakikinig pong mamshi, dumating din po yung time na ma-realize ng mga anak nila how blessed they are to have you as their parents. For me, Philippians 1:3, I thank the Lord in every remembrance of you. Yun lang po. O, napakaganda. Parang tunay na pang finale yan. Pasasalamat dahil tayo ang momshies nila. At dahil dyan ay babalik tanawin nila ang mga alaala ng wika ni inay. Thank you so much sa iyo, Lep. Thank you po. You're welcome, momshi. Thank you po. Ibang-iba po ang ating mga ginagawa o naiiwanan sa ating mga anak. Pero dahil nga po ang ating paksain ngayon, ay patungkol sa wikang tumatak, no, sa atin pong mga kaisipan bilang nanay ng ating mga anak, sa mga anak na ipasa na natin, ano po. Yan, so sana po ay naging bahagi ng paalala sa atin, sa mga pusong ina, kung ano po ang kaganapan ng naikwento sa buhay ni Lep at ang kanyang nanay na hanggang sa huling hininga. Sila po ay nagsama at hanggang ngayon ay ayun, nakatatak pa rin sa kanyang kaisipan at isinasagawa po ang mga wika pahayag ni inay. Ito po ay inyong Mami Becerios. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programang Moms at Heart. At tunay naman po na ito ay programa na humuhubog sa ating mga pusong ina. Nakasama niyo po ba kami? Nakasama namin kayo over FEBC Radio TV o di kaya naman po sa Moms at Heart na Facebook. Or, very simple, nakikinig naman po tayo sa 702 DZAS AM1. At lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mami Becerios po para sa isang maganda, masigla at pinagpalang hapon sa atin pong lahat.